isang registered nurse ang nakipagsapalaran sa lansangan ng Baguio City bilang isang taxi driver. Di lang yan, dahil isa rin siyang babae. Gustuan na yan sa report ni Joseph Moro. Sa Baguio City, may reyna ng kalsada. Babaeng taxi driver. Ate, kumusta po? Tama, babaeng taxi driver. Meet Nanay Veronica, 65 years old, at ang unang babaeng driver ng isang ride-hailing app. Sa trip to Baguio ng photographer na si Carl, agad niyang pinitikan ng mga larawan si Nanay. Ate, may experience na ba yan sa pag-model? Bakit? Mukhang modelo ba? kailangan ba yung nakaganyan? Pero si Nanay Veronica, isa palang registered nurse. Sinubukan ng pamamasada dahil bukod raw sa kumikita. Maging taxi driver ka, parang namamasyal ng pagkakas. Kaya naman tumagal siya ng 11 taon sa trabaho. Pero aminado siyang may ilang pasahero talagang nagdadalawang isip na siya ang driver. Pag nakita nilang babae yung taxi driver, yung papara ng ganyan, biglang gaganda. Hindi niyo po naisip na, ay babae ako. Puro lalaki yung taxi driver. Hindi naman, kasi nung tinanong ko kasi yung pwede akong kumuha ng lisensya na profession. Para saan daw, abroad? Di ho sir, magta-taxi driver. Bakit di pwede niya ako? Pwede, basta makapasa ka. Eh, naipasa ko. Panis. Sa kabila nito, tuloy-tuloy lamang ang kanyang biyahe para sa kanyang pamilya. Basta marahal na trabaho. Go. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.